Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po sa aking channel. Welcome po kayo lahat dito na manood. Sana po mag-subscribe kayo. Ito pong aking video ay tungkol po sa ating nagiging kalagayan sa panahon ngayon. Ang ating enhanced community quarantine. So, itong quarantine na mahigit na po isang buwan na ating nararanasan ay nagdudulot po sa atin ng minsan ng pagkainip, pagkaboring po dito sa bahay, minsan po hindi tayo nakakakilos, hindi lang minsan talaga hindi tayo makakilos, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapaghanap buhay. Kumbaga, pwede tayo maghanap buhay pero limitado lamang. Katulad po dito sa akin, ang akin pong hanap buhay ay meron po akong maliit na patahian, meron po akong alteration. Dress shop dito lang po nakapwesto sa bahay ko. So, ako dito sa bahay, minsan may pumupunta din pong nagpapatahi pero dito lang po sa mga kapitbahay. Hindi na rin po ako tumatanggap ng mga taga-ibang lugar kasi mahirap na po tayong magtiwala ng mga tagalabas. Hindi po natin alam kung meron po silang dalang virus. Hindi naman po sa pagdi-discriminate pero mahirap na pong magtiwala sa panahon ngayon. So, yung ating pong hanap buhay eh nalilimitahan. So, yung dati po nating nagiging mga customer ay hindi na po siya ganun karami ang pumapasok. So, ang akin naman pong asawa, ang hanap buhay ko is construction worker. Wala rin po silang gawa ngayon dahil nga sa nagaganap na krisis sa bansa po natin o sa buong mundo. So ngayon kaya po ako nag-video, ito po yung aking naging topic dito po sa aking video. Ito po sa aking video yung ginagawa ko ay gusto ko po sana na magkaroon po, gusto ko po sana i-share sa inyo. Nabubulol po kasi ako, pasensya na. Gusto ko po sana i-share sa inyo yung mga ginagawa ng mga nanay, katulad ko, nanay, isa po akong nanay ng dito sa aking maliit na tahanan, kung ano po yung ginagawa or karaniwang ginagawa ko sa panahon po ng quarantine. So, ang aking pong ginagawa habang ako hindi naman po nakakapaghanap buhay, is ganyan lang po nanonood ng karaniwang ginagawa ay nanonood ng TV, nakahiga, kasi wala naman po tayong ganong hanap buhay ngayon. And then, maghugas ng plato, magsasaing. Yun. So, pagkatapos ng aking mga gawain sa bahay, eh wala na po ako. Ayoko naman, ako po yung tipo, hindi po ako sanay na nakahiga, nanonood ng TV, kasi sanay po talaga ako naghahanap buhay. So, since na nandito po sa bahay at hindi naman po ako makalabas, naisip ko po itong gawin na mag-video na lang. Pero sa totoo lang po, matagal ko na po talagang gustong mag-video. Kaso nga lang po, hindi ko po magawa-gawa kasi kulang po ako sa gamitan, wala po akong mga gadget na gagamitin para po gumawa po ako ng maayos na vlog. Pero meron na akong mga naiisip na content sana. So ngayon, kaya po ako nakapag-video lang kasi hinihiram ko lang po yung cellphone ng anak ko. Yung mga ibang nauna kong video, dun lang po yun sa laptop na doon po sa laptop na ginagamit ko. Nakabili po ako dati ng laptop na second hand. Hindi naman po ganun kaganda yung kanyang camera. Pero pinagsasagaan ko po yun. Kaya po ganun kapangit yung aking mga video ng mga nauna. So, pero balak ko rin naman pong i-let sana yun. Kasi, for sure wala pong manonood ng ganun kagulo at ganun kalabo na video. So, ayun po. So, ngayon sinisikap ko po na magkaroon po ng maayos na video kahit papano, kahit kulang pa po ako sa subscriber. Basta, ang mahalaga po na i-share ko sa lahat, na i-share ko or nasabi ko sa social media or dito, sa pamamagitan nitong pag-video ko, is nasasabi ko yung aking mga, na yung aking mga nasa loob, yung aking gustong i-share sa tao, na katulad ko na isang nanay, or katulad ko na mayroong patahian or mayroong tailoring shop, kung ano po ang mai-share ko na akin pong kaalaman tungkol po sa pananahi, ay mai-share ko din po dito sa aking video. At saka yung mga pang-araw-araw din po na buhay, bilang isang nanay, bilang isang asawa, o
yun lang po, gusto ko lang pong i-share yun sa aking mga video. Sana po magustuhan nyo. Sana po mapulutan nyo rin po ng konting kaalaman man lang. Pero sa ngayon po, hindi ko pa po ma-video yung aking patahian or kung paano po. Halimbawa, gusto kong i-video din po yung paano magtabas ng damit, paano gumawa ng pattern, paano mag-repair ng damit. Kasi wala pa po akong mga tela sa ngayon kasi hindi po naman po tayo makabili kasi nga hindi naman po tayo pwedeng pumunta ng Divisoria. So wala po akong mga tela gagamitin sana kung magbi-video po ako sakali tungkol po sa paggawa ng pattern or pagtabas ng school uniforms. Kasi yun po yung ginagawa ko. Ako po yung gumagawa ng mga school uniforms po dito sa aming lugar. So malapit po yung aking shop sa school. So ayan. So pero sa mga susunod na mga video ko, for sure mabibideo ko na siya sa mga pagkalipas lang nitong ECQ natin. So ayun. Bukod dun sa aking mga nalalaman sa pananahe at pagtatabas, marami din po sana akong gustong i-share dito sa aking video. So sana po magustuhan nyo sa mga susunod na video ko yung aking mga share sa inyo. Sana po mag-like kayo o mag-subscribe kayo para naman kumalat yung aking video at magkaroon po ako ng mga subscriber at saka mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. Sana po suportahan nyo po yung aking video para po dumami naman po yung aking subscriber. Maraming salamat. Hanggang dito lang po muna yung aking video. Hanggang sa susunod po. Thank you. God bless us all. At saka, mag-ingat po tayong lahat. Bye for now.